Magsitay na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ko'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit, upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay, kami lalong sumigasig sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno, hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan, ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitay na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Magsisi tayong matapos, alinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog,
manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Belzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung magimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Belzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang pag-ahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nila ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ng hindi tumutulong sa akin mag-ipon. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, bago po ako magsimula ng pagninilay, kayo po ay malugod naming tinatanggap dito sa Minor Basilica of the Black Nazarene, kasama po ang ating bisitang pari mula sa parokya ni San Joseng Manggagawa sa Montalban, Rizal, kasama ang kanyang mga kapatid na deboto ng Nazareno. I-welcome po natin si Father PJ mula sa San Joseng Manggagawa, Montalban, Rizal. Palakpakan po natin ang kanilang mga kasamahan din. Sila po ay nandito para sunduin ang replika ng imahe ng Poong Nazareno papunta sa kanilang parokya. Dadalaw muli ang ating imahen sa isa na namang parokya sa Rizal. At ang napakaganda ho ng parokya nilang yung kanilang patron, si San Jose. Although itong nalalapit na kapistahan ni San Jose sa March 20 gagawin ay ang
dakilang kapistahan ni San Jose bilang asawa ni Maria, pero yung sa kanila ay San Jose manggagawa. Huwag na tayong magtalo-talo kung sino ang mas powerful sa kanila. Iisang San Jose lang yan. Yun nga lang, ginugunita natin itong darating na Lunes, ang pagiging asawa, butihing asawa ni San Jose. Yung sa parokya ni Father PJ, ang pagiging patron ng mga manggagawa ni San Jose. Alam po natin na si San Jose ay isang mabuting lalaki. Sa panahon ngayon, pag sinabi nating kalalakihan, asawa, mister, boyfriend, minsan ngayon mas madaldal pa yung lalaki kaysa sa babae. Mas chismoso pa. Kaya nga meron tayong mga, kung may marites, may parites. Pare, anong latest? Yan daw yung mga lalaki naman. Pero may mga lalaki pa rin awa ng Diyos. Sabi nila, man of few words. Hindi madaldal. Hindi masalita. At hindi chismoso. Pero si San Jose, he is not a man of few words. He is a man of zero words. Wala siyang sinabi. Walang naisulat ni isang salita sa Ebanghelyo, sa Biblia, na sinabi ni San Jose. Sapagkat ang kanyang ugali, ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang naging buhay, ay isa ng malaking halimbawa ng pagsunod sa Diyos. Hindi niya kailangan magsalita ng magsalita. Ipinakita niya sa gawa. Iningatan niya si Maria. Pinrotektahan niya si Maria. Minahal niya si Maria kasama ang kanyang anak na Jesus. Pero sa ating mga pagbasa ngayon, hindi naman po sinasabing tumahimik ka lang ng tumahimik. Iba ang pinapahayag ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Tumahimik ka kung wala kang masasabing totoo. Tumahimik ka kung wala kang masasabing maganda. Pero ano ang sinasabi ng mga pagbasa natin ngayon? Huwag kang tatahi-tahimik lang kung alam mo ang katotohanan. Huwag mong ikinukulong sa isipan mo ang katotohanan. Huwag mong ikinukulong ang kabutihan sa iyong kalooban. Kaya nga kung sa ating unang pagbasa, ang sinasabi sa atin ay kung anong iniutos ng Diyos kay Jeremias, ipahayag mo ang katotohanan. Magsalita ka. Huwag niyong itakpan ang inyong tenga sa itinuturo ng Diyos sa atin. Huwag tayong magibingi. Kaya nga, pinarusahan ang mga tao noong panahon ni Jeremias dahil hindi sila nakinig. Sarado ang kanilang tenga. Siguro pagdating sa mga kalokohan, bukas na bukas ang tenga nila. Pero kapag sinasabihan na sila na may mali silang ginagawa, di ba hanggang ngayon, ganyan naman tayo, namimili lang tayo ng pinapakinggan natin. Pag sinasabihan tayo, pag itinatama tayo, inggit lang yan, naninira lang yan. Pero pag naupo ka at pinag-isipan mo, mukhang totoo naman. At pag sinabi natin ngayong bingi, katambal yan ang pagiging pipi. Kaya nga, ang tawag natin, pipit bingi. Hindi ka lang makarinig, hindi ka pa makapagsalita. At kung may mga taong napakabilis magsalita ng kasamaan, nakakalungkot man, may mga tao rin namang hindi kayang magsabi ng katotohanan. Isa kaya tayo doon? Hanggang kailan tayo magiging pipi sa pagsasabi ng tama at totoo? Kaya kung paano pinagaling ni Kristo ang lalaki sa ating ebanghelyo ngayon, ngayong Kwaresma, ito ang ipagdasal natin sa Diyos.
na sana bigyan niya tayo ng lakas ng loob. At hindi lang lakas ng loob. Hindi pwedeng puro lakas ng loob, pero wala kang kababaan ng loob. Not just courage, but humility. Kababaan ng loob. Napakinggan mo kung ano yung tamang, kung ano yung mabuting sinasabi sa iyo na kailangan mong marinig. Be humble. Listen. At humingi tayo ng lakas ng loob. Courage to tell the truth, to say what is good and what is right. Ito ang hilingin natin sa misang ito. Kababaan ng loob nang mapakinggan natin ang katotohanang magtatama sa atin at lakas ng loob na ipahayag natin ang anumang mabuti at tama na magliligtas sa kapwa natin. Huwag kang maging pipi at bingi. Makinig ka, magsalita ka. Amen. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo ay natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang simbahan naway magpanibago at magpatotoo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbuo ng isang wasak na mundo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. At inawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pag-aakit ng kasamaan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga may sakit at may karamdaman naway paginhawain ng pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal po natin ang lahat ng mga manggagawa na nakakaranas ng pang-aabuso, pang-aapi, at pandaraya sa kanilang gawain. Ipagdasal po natin ang mga nawala ng hanap buhay, ang mga tatay na nagsisika pa rin magtaguyod ng tama para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, sa paghahandog namin ng mga panalangin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa kasalanan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Tinapay at alak na ito.
Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na magsabi ng totoo at gumawa ng mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapalaya sa iyo.
ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po kami ay nagpapasalamat sa inyong pagsisimba
Lalo na po kay Father PJ na nakiisa sa atin sa misang ito, kasama kanyang mga kaparokya sa San Jose Manggagawa Parish sa Montalban, Rizal. Maraming salamat po, Father, sa inyong pagsisimba. Palakpakan muli natin ang mga kapatid natin mula sa San Jose Manggagawa sa Montalban, Rizal. At sa inyong lahat na nagsimba dito at online, maraming salamat din sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa ating mga programa, lalong-lalo na para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Salamat sa pakikinig ninyo. Salamat sa pagpapakita ng tapang sa pagtulong sa kapwa. Ang Diyos nawa ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.